Hello po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga kababaihan. Dahil ang health tips natin ngayon ay tungkol sa dysmenorrhea na kung saan ay nararanasan ng mga kababaihan tuwing may buwan ng dalaw o menstruation. Pero bago po ang lahat ng mga yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology Health Tips YouTube channel. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Nagkakaroon ng dysmenorrhea ang mga kababaihan kapag mayroon silang regla o menstruation. Ano nga ba itong menstruation? Ito ay buwan ng period na may dugong likido na lumalabas mula sa matres ng isang babae at dumadaan sa puwerta palabas ng katawan. Isa itong prosesong nakakabuti sa katawan at bahagi ng paghahanda ng katawan para sa posibleng pagbubuntis. Ito ay tinuturing na normal na bahagi ng buhay ng mga kababaihan. Pero madalas, hindi nila alam kung bakit ito nangyayari at bakit nagbabago ito minsan. Yung iba naman ay nagtataka o nag-aalala kapag nadidelay ang kanilang menstruation. Lalong-lalo na kapag nagkakaroon sila o nakakaramdam sila ng menstrual cramps o ang tinatawag na dysmenorrhea. Alamin natin kung bakit nakakaranas o nararamdaman ng mga kababaihan ang dysmenorrhea tuwing mayroon silang menstruation o buwan ng dalaw. Ang dysmenorrhea ay galing sa salitang Grego na ang ibig sabihin ng dys ay sakit o masakit at ang meno ay buwan at ang rhea naman ay daloy. At ito ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Nagdudulot ito ng paninikip sa matres o sa English, uterus, na siya namang nagdudulot ng pananakit sa mga bahaging nakapalibot sa balakang at sa lower abdomen. Ito rin ay maaaring magdulot ng pananakit ng likod, pagtatae at pagsusuka. Sa kabilang banda, ang dysmenorrhea ay madalas nararanasan ng mga babae sa pagsisimula pa lang ng kanilang regla at tumatagal ito hanggang 3 araw. At ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng dysmenorrhea o menstrual cramps ay ang paninikip ng matres dahil sa kemikal na prostaglandin. Ano itong prostaglandin? Ito ay ang makapangyarihang lokal na kumikilos sa mga vasodilators at pagbawalan ang pagsama-sama ng platelet ng dugo. Sa pamamagitan ng kanilang papel sa vasodilation, ang mga prostaglandin ay sangkot din sa pamamaga. At syempre, kung mayroong pamamaga, mayroong pananakit. Ito ay karaniwang nangyayari sa panahon ng pagreregla. Sa sobrang paninikip, maaring maipit ng matres ang mga nakapaligid na daluyan ng dugo na nagdudulot naman ng kawalan ng oksigen sa mga kalapit na kalamnan na nagiging sanhi ng menstrual cramps o dysmenorrhea. Sa kabilang banda, iwasan ang pagkain ng mga mamantikang pagkain tuwing may buwan ng dalaw para maiwasan din ang pagdami ng prostaglandin sa katawan na nagiging dahilan ng paghilab ng matres at ng pananakit. Sa kabilang banda naman, pwedeng kumain ng dark chocolate dahil napatunayan na ito ay may magnesium na nagbabawas ng pananakit o menstrual cramps. At kabilang din sa mga pagkain para maiwasan o mabawasan ang menstrual cramps o dysmenorrhea ay ang mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids gaya ng beans, nuts, mga itlog, mga gulay o dark green vegetables at salmon. Sa kabilang banda naman, kapag may nararamdamang pananakit, uminom ng over-the-counter na pain reliever o analgesics. Magpahid ng langis at hilutin ang sikmura. Pwede rin pong gumamit ng heating pad para maibsan ang pananakit. At yan po ang ating health tips tungkol sa dysmenorrhea. Sana po ay nakatulong. Pakishare po, lalong-lalo na sa mga kababaihan.
Alagaan natin ang ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. Marami pong salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Hanggang sa muli po!